Sa nakaraang episode, namasyal tayo sa isa sa tatlong pinakamagandang tunnel dito sa Japan. Nabusog tayo sa local and distinct food nila na mangha sa tanawin mala Pilipinas ang ganda. Clickers, hindi ka ba nakasama? Huwag kang mag-alala, panoorin mo siya mamaya. Pero mamaya na, dahil sa episode na to, pupunta naman tayo sa isa pang prefecture. Ang prefecture na may malaking ambag na kwento sa kasaysayan. Silipin natin ang iba't ibang statwa ng mga bata. Naglalakihan at nagtitigas ang mga sinaunang pinuno ng Hapon. Dadaan din tayo sa napakaraming tunnel. Clickers, tara sa nuclear prefecture ng Japan, ang Fukushima. Ang Fukushima ay nasa bandang norte ng bansang Japan. Hindi naman nalalayo sa prefecture ko, ang Yamagata. From my place, kailangan mo lang bumiyahe ng 3 oras by car para makarating sa Fukushima. Dito sa Fukushima matatagpuan ang isa sa pinakamatinding nuclear power plants na naitala sa kasaysayan. Matatandaan na niyanig ang Japan ng 9.0 magnitude na lindol na siyang bumuo sa isang higanting tsunami na humampas sa prefectures ng Yamagata, Fukushima at mga karatig prefectures nito. Ang mga malalakas na impact ng tsunami ang bumasag sa nuclear plant reactors at vessels ng Fukushima, dahilan kung bakit napilitan ng Japanese government na magpakawala ng mga radioactive chemicals sa katubigan ng Pacific Ocean. Ito ang naisip nilang paraan upang maiwasan ang mas malalang pwedeng mangyari, ang sumabog ang mga reactor vessels. Dahil sa di inaasahang impact ng tsunami, nasira ang ilang radioactive vessels at reactors dahilan upang kumalat ang mga radioactive chemicals sa dagat. Ang pagkalat ng mga radioactive chemicals at elements ang dahilan kaya nagdeklara ang Japan ng no-fly, no-go zone sa nasasakupang 600 square kilometer area mula sa sentro ng nuclear power site. At dahil sa mapanganib ang pumunta malapit sa nuclear radiation incident, detour na lang tayo sa kuweba na ipinagmamalaki ng Fukushima, ang Abukumado Limestone Cave. Ang Abukumado Limestone Cave ay isang sikat na attraction site sa Fukushima. Kilala ang cave sa dalawang dahilan. Una, dahil sa lights na mas nagpatingkad pa sa natural beauty and forms ng mga columns, stalagmites at stalactites na matatagpuan sa loob ng kuweba. Isa pang dahilan ay matatagpuan daw sa kuwebang ito ang complete variety of limestone columns and forms. So, pupunta tayo dun sa may medyo mataas na part para makita natin yung buong view. Yung nasa likuran ko na yan, planetarium yan. Pero hindi na tayo papasok dun sa loob kasi medyo gagabi na tayo sa travel pa uwi. Hi, Rizamas. So safe. What was it?
Hi, Clickers! So, nandito na tayo sa may bungad ng cave. Trek na tayo. So, tara! Wow! Turns up on discovery. Ah. Monster. Kita niyo ba yan, Clickers? Monster Tower. Watch your head. Meron tayong bug eh. Hi, Clickers! So, pakipot na ng pakipot tong daan. Ang problema natin, meron tayong medyo malaking bag dito sa likod ko. Nagdala pa kasi ako ng bag. Pero okay lang naman. Kasya pa naman. Oops. Ang lamig dito sa loob. Medyo safe naman siya. Safe siyang daanan. Hindi yung mauumpog ka, ganun. Hindi naman ganun. Yan. Yung mga may lights, na tulad nito, yun yung pinaka, parang pinaka ina-highlight nila na part ng cave, ng tunnel. Ganda. Ito. Ito, Clickers, tingnan nyo to. Hey, Clickers, so yung nakikita nyo na yan is yung stalagmite tsaka stalactite trying to meet together. You know what? It takes a lot of years bago mag-reach or mag-tagpo yung dalawa na yan. Natulad yan. -15 degrees pala siya. Ayun o. Key to fantasy. So, what is the temperature inside the cave? So, 15 degrees Celsius. Okay. Thank you.
Hi, Clickers. Itong daan na to, yung papunta dyan, naka-close siya ngayon. Pero usually daw to, parang yung adventurous course map na part. So, kung gusto mo na adventure, dito ka. Pero malas na rin kasi hindi sila open ngayon. Sayang. So, tara. Dito na lang tayo sa safe. Sa safe na part. Kasama des. Okay, going up. Hi, Clickers, kita niyo ba ako? So buti na lang. Teka, mumpog tayo eh. Buti na lang. Merong kapitan na tulad nito sa mga part na medyo mahirap akyatin. Dahil nga COVID ngayon. Pandemic. Merong mga nagsasanitize ng mga pole. So, ang thoughtful, di ba? Dil silaw pa lang. Whoa. Kita anak jela lagi tatay. Jada jeba ba? Why? Makita kami dito ng silsilaw. Pait camera ya? No? No? Mom,
Hey Clickers, so meron sila dito parang bulletin ng mga attendance na mga pumupunta dito. So tingnan natin kung anong bansa yung pinakamaraming visitor, so tsaka, o kaya guest nila dito. So tingnan natin ha. Philippines! O diba? Philippines yung pinakamarami. Well, syempre, tayo naman kasi mga Pilipino, diba? Mahilig tayo mamasyal. Kapag nasa lugar na tayo, sinusulit na natin. So, di ba? Dami na palang Pilipinong pumunta dito. Napakarami ng hamon ang sumubok sa katatagan natin sa mga nagdaang panahon at patuloy na humahamon sa ating katatagan hanggang sa ngayon. Ngunit hindi ka ba nagtataka na sa kabila ng napakaraming sakuna, nakatayo ka pa? Patunay lang yan na sa bawat pagsubok, mas lalo tayong tumatatag. Kailangan lang nating matuto sa nakaraan, maging matatag sa kasalukuyan, at maging handa para sa hinaharap.